Hello guys, good morning, dahil Chinese New Year, magpe-cleaning na na, tasaw-tasaw na tayo ulit. Ay, sarap ng tulog ni Puting, ang sarap ng tulog ni Nepal, ang sarap ng tulog ni Nepal. Pero maglilinis po ako dahil tatanggalin ko itong mga ano dito guys, yung kailangan natin magkilos-kilos na yun dahil para malaki ang ompaw. Dahil yung Chinese New Year, so we need to clean up, everybody clean up, para sa ganun, maraming umpaw na ibibigay. Kaduari lang yun, guys. Para sa ganun, it's Chinese New Year, I wish that all of us are blessed, this Chinese New Year. This is the red envelope. 1, 2, 3, 4, 1. We need to clean up, yes. Everybody clean up. Everybody everywhere. Tapos na sa loob ng bahay, pero dito sa labas. Sa garden ko, guys, need to clean up para maganon yung garden ay fresh air ang papasok sa loob ng bahay. Oy, guys! Kumusta na kayo, guys? Hindi lang Chinese New Year ang dapat paglilinis, pero dahil sa akin, busy ako lagi. Once a year, kailangan kong linis. Ano ba? Ang lilikon, bakuran. Tingnan mo guys. Sa dami ng dami. Tingnan mo guys. Tingnan nyo guys, dami ko lang lilinisan. Ayan. The deal's here. Ayan guys. Sasa. Bang. Kape lang ako guys kasi tapon na to guys, o tatapon na yan, tapon na kasi kung ilalagay ko ba dun sa taas, ayun ako guys, sana nung problema. Ano kayo nakaroday sa loob? Dito pala, ay naku guys. This is, nakatago yung mga pampaswerte. Kasama ng mga basahan. Hello guys, sabihin ko sa inyo, ang basahan, hindi ko basahan, ay hindi natin naalagaan. Kailangan natin alagaan. Iwawas natin sila. Kasi kumisan, ang basahan, hindi natin alam. Na yun pala, pag pinagpupunas natin, malay natin, meron siyang positive or positive and negative ang meron doon. Kaya iwawas natin. Yung ibig sabihin ng positive at negative na sabi ko, yun ay swerte, lucky charm, tsaka bad. Yung, ano may sound, tawag doon? Kuminsan, pag pinagpupunas natin ng gano'n, halimbawa, yan, mga ano, tumasama yung good. Pagkatapos na natin na ano, ibasahan, papunas sa mga ano, natin sa mga bahay, sa mga doors or mga ano, hugasan natin para may sama yung bad or ano, yung negative. Tapos doon, pwede natin ibilad. Pwede natin gamitin ulit, di ba guys? Okay guys. Ngayon, ito yung, guys, kasi, ito, ano ko, matagal na to. Oo, guys, nandito ka pala, nanghanap ko. Ito guys, itapon ko sana to, kasi galit na galit ang anak ko sa itsura niyo, pero maganda. Kaya ang gawin ko, paglagyan ko ng basahan. Dahil yung kabinet na yan, tanggalin ko. Lagyan ng bago rin. Ay, ito pala yung hinahanap ko. Ano? Lagay ko muna doon. Ito guys, dahil. Kasi, paklasin ko na ito. Tatapon na yan. Kukunin ko lang yung ano niya sa baba, guys. Pero, meron pala ako dito. Screw.
Hello, Vin. Ayan ako guys, talagang ganyan ang buhay. Buhay, asawa ng Taiwan. Asawa ng Taiwanese. Pag-aralan lahat. Hindi lang nakadepende sa asawa guys, kasi pag nakadepende sa asawa, mahirap yun. Wala kang freedom. Kaya kikilos ka sa sarili. Ibig sabihin, kasi yung asawa dito, yan, sige, take it out. Sino yung mga asawa namin guys? Mga asawa na may trabaho din sila. May kanya-kanyang trabaho guys. Basta yung mga anak na huwag natin pabayaan. Baka hindi na maayos. Ang ganda yung paglaki. Contento. Contento sila pagka ganun. Gaya na. Pag nag-aaral sila, kunin natin sila sa school. Ganun yun guys eh. Pero magtrabaho, magsadang din tayo. Yung ibig sabihin, hindi lang eh. Para magkapera at may padala sa Pilipinas din para sa mga pamilya. Dahil, ang mga chick na yan, hindi na nila priority yung pamilya natin sa Pinas. Ganun sila. Pagka nag-asawa sila, sila na doon. Ano yun guys? Okay. Kaya kayo, kung huwag kayong mag-isip na kung halimbawa na nag-asawa ng foreigner yung mga pamilya nyo, ay may kaya na yun. Hindi. Mag-discarte para mag-success sa buhay. Discarte, ibig sabihin yung kung ano yung pinaka gusto mo na trabaho or kung ano yung fit sa yung trabaho, yun ang gagawin mo. Ganun, para magkaroon ng pera, para magkaroon ka ng income, di ba? Pero guys, sasabihin ko sa inyo, yung mga nag-asawa dito sa Taiwan, magkaroon ng kailangan ng insurance. Kasi number one dito, dahil magmomotor ka, mag-isa. Hindi natin alam ang desgrasya. Kaya, kung nag-asawa sa ibang bansa, we need to, kailangan magkaroon ng insurance. Kasi, pag may insurance ka, hindi ka mahirapan. Pag nagkasakit, libre. Lahat, babayaran. So, guys, pag yun ang pagka may ano ako, nung nagkaanak ako, 3 years old yung panganay ko, nag-insurance ako sa sarili ko. Kaya, hindi alam ng asawa ko yun. Pero, nung kasi yung biyanan ko noong una, ano sila, very stricto. Hindi ako nagsasabi kasi kung oras na sinabi ko sa kanila, against yan ng mga yan. Kaya hindi ko sinabi, pero nung nagkasakit na sila at namina na sila, kasi ang tao tumatanda. Humina na sila, ako na nag-alaga, umiwan na ako sa trabaho ko. Ngayon, ang sumweldo sa akin, asawa ko. Ngayon, no, wala na sila. Di alam ng asawa ko. Meron insurance pala ako. Ay, salamat sa Diyos. Hindi na. Sabi ko, nung nagkasakit ako at yung nadisgrasya ako sa motor na nadaganan yung tuhod ko. Mula noon, nagkaroon ako ng gout. Hindi ko alam na bakit kaya yung ni ko, kumukot-kot. Nagpatingin ako sa doktor, yung pula may gout. Pinaopera ko, guys. Alam mo, binayaran ng insurance sa akin. Doble. Tapos,
Pero ang binabayaran ko monthly ko, 3,000. Dahil kasama ko yung anak ko, hindi alam ng asawa ko, yung babae. Kasi lalaki lang ang pinang... Yung lalaking panganay lang nagkaroon ng insurance dahil yung paborito ng matanda. Dahil ang babae, hindi nila masyado gusto. Tapos, bali 6,000 yung binabayaran ko monthly noon. Hindi alam ng asawa ko. Eh, ang alam niya, dahil may trabaho ko noon, noong ano, sabi ko sa kanya, ngayon kahit hindi mo na ako sweldohan, sabi ko sa kanya, bayaran mo lang insurance ko. Sabi ko, kasi ang sinisweldo lang sa akin, 10,000, oh, auntie. Tapos yung binabayaran 6,000, sabi ko, okay na yun. Bayaran mo na lang insurance ko, huwag mo na akong sweldohan. Mama ko rin sila eh. Mama mo rin sila, mama ko rin sila. Papa mo rin sila, papa ko rin sila. So, itinurin ko na magulang ko rin sila. Kaya ngayon, yung tiwala ng asawa ko sa akin, eh, bumabawi siya. Kasi lahat ng tinago ko noon, eh, binulgar ko na rin sa kanya. Kasi, yun nga. Kaya sabi niya, wise, you're so smart. Nihapang. Sabi ng asawa ko, kasi, noon yung asawa ko, hirap na hirap din siya noon dahil gawa nga ng magulang niya na dalawa may sakit. Nahirapan siya. Kaya, nawa rin ako sa asawa ko. Kasi, mahal ko rin naman yung asawa ko, di ba guys? Ngayon, ang magtutukan mo ngayon yung anak natin na mag-aaral. Tapos, yung insurance ko, yun na lang yun. Kasi, oras, sabi ko na, inisip ko kasi guys, oras na mawala sila, saan mapunta? Di sa mga anak ko, ganun din sa akin. So, relax na lang ako. So, ngayon guys, ang dami kong pinaghirapan, ang dami kong talagang, hindi ko ma-explain. God, doon lang ako mapit kay Lord. In Jesus' name, sabi ko lahat ng mga to. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi ko, lahat ng paghihirap ko, pagkatiwala ko sa iyo, ikaw na lang bahala sa akin. Basta bigay mo lang ating kalusugan. Pero guys, tingnan ninyo, sa awa ng Diyos, naka-recover si Ate Lisa, si Ate Borsia, si Ate Kabudaching, Sauce! Ngayon yung anak ko sa awa ng Diyos, they are past. Nakapasa na sila, nakapag-aral na. So, I thanks God pa rin kasi God will give us our treasures, our child. Mga anak natin, yun ang mga treasure natin. Hindi yun dun sa pera-pera lang. So guys, kung may pagtsatsaga, pagtitiis ka, ang Diyos, bibigay niya sa iyo ang gusto mo. Yun yun. Di ba guys? So yun lang ang tip ko sa inyo mga guys. You must be patient. Hindi yung dada ka ng dada sa iba. Hindi yung aakuin mo lang. Pagkatiwala mo sa Panginoon lahat. Para sa ganun, ang Panginoong Diyos, hindi kanya babayaan. Tapos yung huwag kang mag-isip ng paghihirap o nagsi-self-pity. Kasi the more you self-pity, the more you sick. Yun yun, nakakaroon ka ng sakit pag nagsi-self-pity ka. So yun ang gagawin natin. At saka, alam natin guys, yung ibabalance natin, balance natin, sarili natin. Para sa ganun, hindi tayo, ay bakit sa ganito? Ah, huwag natin, don't compare yourself. Ibabalance natin. Kasi, ang buhay, may kanya-kanyang style. Kagaya ng kamay. Ang kamay natin, hindi pare-parehas. Dahil kung pare-parehas yan, parang tayong gagalaw, di ba? O, ganun. Kasi ng kamay, may hintuturo, may, ano, may, ayun, no, ganito. Kaya, may mayaman, may mahirap, talagang ganun. We accept that we are only like this. We are like this. Kung ano yung binigay na sa'yo ng Panginoon, mahalin mo. Kasi, dadating ang araw na yung pagmamahal mo doon sa bibigay sa'yo ng Panginoon, yun ang magiging success para sa iyo buhay. So, guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kesa mahirap, ay buti pa sa'yo, ganito, ganyan. No. Thank you. Thank you. Always thank you. Masama man o mabuti, magpasalamat. Kasi guys, diyan natin nakukuha ang challenge ni Lord sa atin. We need to, our mistake is our challenge. Our rumors is our challenge. All the bad things is our challenge. God will give us good challenge in our life.
di ba yun, guys? So sure, yun lang yung share ko kasi magtatrabaho pa ako, guys. So thank you very much, guys. Bye!